Ka-rescue, meron naman tayong i-rescue ngayon. Iso-support. Ang kwento nung driver, na-recare daw sila, ka-rescue. Kwento nung driver, umingay daw yung makina. Sabi niya, parang katok daw yung makina. Pero di siya sigurado. Kasi anong nangyari, nung habang tumatakbo daw, meron daw parang lumalangit-ngit. Tapos, biglang lumagapak. Mingay din yung may napak-pak-pak, gumanon daw. Tapos, biglang nawala, kaya tinuloy nila yung takbo. Kaso nung nakatakbo sila mga ilang metro, naramdaman nila na ayaw na kumarga yung hangin. Hanggang pakiramdam nila, ayaw na kumapit yung preno. Yun, kaya tinabi na lang nila. Yun, kisa mabangga, pinahila na lang nila. Kaya, sa ayun sa kwento nung driver ka-rescue, parang nung nawala daw yung ingay, nawala rin daw yung preno. Kaya iniisip ko, air compressor problema na ito, hindi ito makina. Ang sabi ko sila, parang kumatok daw. Tara, puntahan natin. Ka-rescue, ito yung tinawag sa atin. Yung sabi, kumatok daw yung makina. Nag-engine knocking. Pero sa troubleshoot ko, mukhang air compressor ang may problema. Ito yung ka-rescue. Air compressor, nasa ilalim. Tago. Yung air compressor ng ibang 6H1, nandun sa kabila. Yun yung mga ordinary, yung walang turbo. Kasama siya sa injection pump. Yan. Ito yung duda ko, ka-rescue. Yung pinaka-compressor ang may problema. Tara, baklasin natin. Yan, nabaklas na natin yung compressor. Yan. Yung kwento nung driver, bigla na lang daw lumagapak. Tapos, langit-ngit daw muna. Pagkatapos, biglang lumagapak. Tapos nung lumagapak, nagtaka siya, biglang di na tumaas yung ano, bumaba yung hangin sa gauge. Kaya ang ginawa niya, di niya tinuloy kasi wala na raw preno. Yan, ito nga yung pinagdudahan ko, compressor bumigay. Yan o, rescue. Buti hindi nalaglag yung ano, iikot ng ikot na lang yung gear. Pero yung pinaka crankshaft niya dito hindi gumagalaw, ito lang yan. Kaya yung sinasabi na biglang nawala yung ingay dahil pumirmi na yung ano dito, yung sa pinaka crankshaft niya, yung piston hindi na gumagalaw, hindi na siya bumumba. Ang gagawin natin, bubuksan natin to, titingnan natin kung anong nangyari sa loob. Saka ito buksan natin, lumuwag yun. Natanggal yung lock. Buti hindi na laglag. Ikot na lang siya ng ikot. Ayan. Uy. Yung pinaka-kunya niya. Ayan o yung kunya. Napudpud. Kaya ikot na lang to ng ikot. Ayan. Ah, naputol din yung ano. Konya dito. Ayan o. Wala na yung konya. Yan yung pinakadawil niya. Kaya ikot na lang siya ng ikot. Ayan o. Ikot na lang siya ng ikot. Hindi na sumasabay yung ano. Ayan. Gawin natin. Buksan natin yung ano. Yung cylinder. Ito, buksan natin to. Ito yung apat na to, rescue apat yan. Tara, buksan natin. Yan ka-rescue, buksan natin tong cylinder head niya. Tingnan natin kung anong nangyayari dito sa ano. Apat na tornilyo to. Thank you.
sa loob nito may piston dito. Makikita natin yan kung anong nangyari, bakit biglang lumagapak. Ayun, yun, wasak. Yan yung connecting rod nya. Yan, wasak, putol. Yun dahilan kaya lumagapak siya. Ayun. Bumitaw. Yan yung dahilan kaya kumalso tong connecting rod nya. Kumalso kaya lumagapak. Kaya napudpod yung pinaka dawil nya dito. Kumalso, bumigay na. Ikot na lang yung pinaka compressor gear nya. Yan, ito yung dahilan. Yan. Ito yung dahilan kung bakit lumagapak. Rescue, order natin to. Malamang surplus din ang pabibili natin ito. Surplus Japan. Ano to, 6HE1 turbo type. Iba yung may turbo at saka wala. Ka-rescue. Yung iba kasi nito, yung compressor nakarugtong sa injection pump. Ito, hiwala ito. Bukod yung compressor niya dahil sa turbo. May turbo siya. Yung ordinary yun, magkadikit yung compressor at saka injection pump. Tala, try order natin to. Rescue, may nabili na sila. Surplus Japan. Ayan. Surplus Japan. Parehong pareho. Ayan. Buti sinama lahat yung tubo. Ito yung sample natin. Ayan. Parehong pareho. Ayan. Tigas. Tumutunog pa oh. Surplus Japan yan, pares yun. Pares na pares sa sample natin. Yan. Parehong pareho, mayroon pang mga. Tara, salpak natin. Yan, pares yun. Nasalpak na natin yung ano, yung bagong biling compressor. Surplus Japan. Yan. Na natin hanggang nilalagyan pa nila ng mga tanda. Ayan, salpak na rin, pwede na subok. Dito na yan, tara, subok natin, subok natin, panda rin, tingnan natin kung ano tunog, tsaka tingnan natin kung umaakyat ba yung ano sa gauge. Ganda na ito, no? Wala na yung sinasabi nilang lagap pa. Mabilis na umakyat yung hangin. Tingnan natin doon sa makina. Yan, okay na yung andar. Wala na yung ingay. Yan, okay na. Alis nyo. Mahimik na. Saka kumakarga na yung hangin niya. Yan, ka-rescue. Nadali na natin yung 6HE1 na may turbo. Yung report kasi nila kung matok na yung makina. Buti na lang, air compressor lang yung bumigay. Kaya medyo di masyado malaki gastos. Kaya ka-rescue, ganun lang kabilis mag troubleshoot. Kailangan alamin lang natin yung history nung sasakyan sa pamamagitan ng mga driver. Wag diretso
tira ng tira. Pag sinabi kasing katok, makina ka agad. Kaya, para iwas gasto din, iwas gastos din. Para kahit papano, makatipid din yung may-ari. Lalo na yung mga sasakyan natin. Ayan, garisyo, ganun lang mag-troubleshoot pag engine knock o kumakatok na makina. Okay, thank you. Dito na lang.